Yun guys, welcome back to my channel again. This is Boss Mix. Kasama pala tayong makulit. So anyways, so yun guys, welcome back to my channel again. This is Boss Mix. May kasama nga pala tayong makulit. Tingin ka naman dyan. So anyways, thank you sa mga bago natin subscribers dyan. So anyways again, ang video na to ay quick review tungkol sa aking Typhoon 150. After 3 years, simula na nabili ko siya. Kung ano bang manaranasan ko dito. So anyways again, huwag na natin patagalin to. Simula na natin in 3, 2, 1. Guys, simulan natin itong pagre-review sa aking Motopos Typhoon 150. Ito yung model dati ng Motopos, yung bagong labas nung 2016. Limited edition siya ng Typhoon. Ito yung tatawag nilang carbon gray. Hindi ko siya pinaistikiran. Talaga nung kinuha ko siya, ganyan talaga siya. So, maraming nagtatanong sa akin pag nakikita niyo yung ganyan, saan ko ba pinantikals yan. So akala niya ganun, pero nung kinuha ko siya, ganyan na talaga siya. So simulan natin itong review mga parts nito, pakita natin. So, ito sa mga starter, brake master, speedometer, ayun yung naitakbo lang sa loob ng tatlong taon. Hindi siya naka-digital, katulad ng talaga sa radio talaga. Yung sa sisian, kusina, single light, high and low. Ito yung headlight. Ayun nga, may medyo sunog dun. Talagang ganyan na talaga yung pagka-atagala. So, naka-disc brake na rin siya. Front. Brake pedal. Kickstarter. Crankcase. Ayun nga yung stock pipe niya. Ito yung passenger. Ang kasa niya. Disc brake. Yan. Disc brake na siya. So, yung gulong nga pala nito sa likod, napalitan ko na siya dahil nga sa manipis na. Ang size na pinalit ko, yung size pa rin niya, 2.75x17 Leo laser. So sa harap, pinalitan ko na rin siya ng gulong ng 60x80 Samurai. Yan nga guys. Sa na-experience ko na ito sa gulong na ito, mabilis siyang mapudpod tsaka medyo madulas. Pero tumagal din ng mga 2 taon bago siya napalitan. So napalitan ko siya 60x80, 60x90, tsaka yung sa likod 2.75 pa rin, tulad pa rin ang stock niya. So yung ano nga pala ng mags na ito, hindi masyadong makita guys. Matte yung ano niya, pagka-paint. Magaspang oh. So
yung sa crankcase. Kabila. Naka-single lang siya. Stan niya. Center. Yung pagkambyo nga pala na ito, 1 down, 4 up. 1 down, 4 up siya. Ano siya? 5 speed. So, sa unang ano mo siya, katulad ng sa Raider lang talaga. Isang pababa, sa una, yan. At so, puro pataas na siya. Puro pataas. So, pag nasa uno ka, para ma-neutral mo siya, kailangan pataas. Pataas. I-konting taas lang. Ganyan, no? Yan. Naka-neutral na yun. Medyo, pag bago-bago pa tong Typhoon 150, mahirap siyang may neutral. Minsan, kailangan pang patayin. Madali mo siyang maano sa una, pag patay yung makina niya. I-hap mo lang yung pataas. Ganyan. Pero katagalan, okay na siya. Madali lang siya maano. Ganun. So, ano ba mamaano natin dito? So, side mirror, bago ko lang nabili ito ngayon lang. Bali, bago ko simulan itong review, bumili muna ako ng side mirror na yan. Kasi nababagsak nga pala, no? Madali siyang tumumba. Yan. Dahil siguro sa pagkaka-lowered, hindi na siya medyo mababa yung dito, medyo mataas dito. Dahil nga sa 2-inch yata itong na-lowered ko rito. So, ganun na pag-i-side-stand ko siya, madali siyang bumagsak, kailangan nung babantayan mo siya. Ganun. So, sa pagpapalit yung side mirror, madalas akong bili ng bili. Pangatlo ko na itong bili ng ganito. Puro itong laging wasak. Kasi pag ganun nga, dito yung ano niya, dito yung tumba niya. Yun. So, sa mga tornilyo naman na ito, ng mga bolt niya, wala naman akong problema, hindi naman siya nangangalawang. Pero pinalit ako siya ng ano, stainless na ganito. Yan. Pinalit ako siya lahat. Hindi nangangalawang yung stock niya, kaso napuputpod yung pinaka-anoan niya. So ang naging issue ko nito sa nung unang kuha ko nito, yung carburetor. Carburetor nito. Nabul pa tayo doon, ah. So yung ano nito, laging tumitirik, laging nag-overflow. Ay talagang naano ko sa may mga group na mga Typhoon 150, nag-search muna ako bago na ano. Ang naging issue niya talaga yung sa carburetor niya, dahil laging nag-overflow. So, naging sakit talaga ng ulo ko na ito yun. Tawag ng mga mekaniko, linis na linis na ng carburetor, pero ganun pa rin. Minsan nga, nasabi pa sa akin ng mekaniko na huwag magpapagas sa mga botay-botay dahil nga sa dumi, kaya nag-overflow. Pero, nung nasali ako sa group ng Motoposh, may group sila ng Motoposh Typhoon 150, dahil at nasali nga ako doon. Ito yung logo. Yan. Typhoon 150 Nation. So, yung president nila ron, in-advise sa akin na palitan ko yung jettings. Jettings yata ang tawag doon. Medyo nakalimutan ko na nga, mga guys. Dahil 3 years na nga yun, mga 1 month ko lang yata yun bago ko na ano to. So, ang sabi ni Press, palitan ko lang daw ng jettings. So, alimutan ko na magkano ang kuha ko nun. Simula nung pinalitan ko ng jettings to, hindi na siya nag-overflow. Okay na yung ano niya, medyo gumanda yung hatak. So, naging smooth yung under niya. So, wala na akong naging problema doon sa carburetor. Okay na yun. So, ang naging pangalawang issue ko dito, yung monoshock niya. Dahil napakalambot. Naging napakalambot ng monoshock na ito. Kahit sa kunding lubak lang, talagang
nagbabounce talaga siya. Ito pa nga yung naging sangi ng sobrang lambot ng shock niya. Yan guys, kung kita niyo man sa video, ayan, napupudpud yung ayan nga, punit na nga yung ilalim, napupudpud yung ilalim niya. Ayan guys, pupudpud yung, sa sobrang lambot ng maglaro yung shock niya, lumalambot, tumatama yung gulong, napupudpud to. So hindi ko pa napapalitan siya ng shock, pero napag ano-ano ka na rin daw, kasha daw yung pang Raider 150 na mono shock. Hindi ko siya napalitan kasi lumalambot lang yung pag mga dalawa na yung angkas nyo. So ginagamit ko kasi itong Typhoon 150 pag solo ko lang, pag aalis ako, pamasok, papasok ako sa trabaho, papasok ako sa school, solo ko lang itong ginagamit. So kaya hindi ko na siya pinalitan ng mono shock. So kung ano sa vibrate, hindi naman siya ma-vibrate. Simula nung kinuha ko siya, wala akong naramdaman ng vibrate, yung gigil lang ano niya. So smooth yung under niya, kahit numa-under ng 80, hindi siya nagba-vibrate. Hindi siya nagba-vibrate tulad ng iba na ano, sabi niya luwag ano, sikipan doon yung mga tornilyo. So simula nung kinuha ko, wala namang naging problema sa makina. So inaalaga ko lang lagi sa change oil kada 1,000 to 1,500, pinapalitan ko na agad ng langis nito. Pinapalit ko rito Castrol na silver. Ayun ang pinapalit ko rito at lagi kong inaalagaan sa tune-up. Medyo nahirapan lang dito yung mga mekaniko na pag-tune-upin tong Typhoon. Dahil nga nahirapan silang buksan tong pinaka ayan, itong pinakatakip. Dahil dito, yun dito sa dulo, hindi na masyadong masungkit. So binubuksan pa to dito. Saka yung ginagawa na ng para mabuksan. So ano pa ba ang maano natin dito guys? So yung sa under nga pala na ito, hindi kayo mapapaya rito, hindi kayo mapag-iwanan. Kaya-kayang sumabay na ito guys. Sa na-experience kong under na ito, sa bypass ng Bustos, kasi diretsuhan talaga doon. Pag umuwi ako galing trabaho, gabi, minsan napapadaan din ako doon pag pauwi na sa amin. Galing sa mga pasyal-pasyal dyan. Minsan pag naano na ako doon sa kalsada, na yun, papa racing. Ang pinaka na top speed ko dito 120 guys, walang biro, talagang inaano ko lang. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo guys. So ang pinaka naano ko lang talaga 120 sa naka fifth gear na yun, fifth gear na medyo kinabahan na ako, no? Kasi lalaki ng mga truck dun guys, talagang inaano ko lang kung hanggang saan ba maano ng under na itong Typhoon 150 ko. So yun nga guys, di ako na paiya sa aking naano sa pag top speed na ito. Naabot ko siya ng 120. So sa tingin ko parang may kakayanin pa siguro sa ano. Ang set nga lang ng sprocket na ito guys, di ko pa napalitan. Talagang pinaka-stock pa rin niya ng sprocket. Hanggang ngayon hindi ko pa rin siya napalitan. Hindi pa rin naman siya napudpod. Yan pa rin siya guys. Simula lang stock na ano. Ayan. So yun nga guys, nasa inyo na yan kung maniniwala kayo sa naabot kong top speed. Talagang sinasabi ko lang kung ano yung naranasan ko. Sa naging ano, sa mga issue rin pala nito sa preno, wala akong naging ano dito. Yung brake pad niya, hindi pa ako napagpalit nito. Simula sa pull, ayun pa rin yung pinaka brake pad niya. Hindi ko pa rin siya napapalitan. Pati dito sa likod, hindi ko pa rin siya napapalitan. Ayun pa rin yung pinaka
stocknya. Itong ano ko, stock 5 ko medyo na malawang na nga. Ito yung pinaka ayun yung makina niya, guys. Minsan may mga nakita akong Typhoon 150 ato o Cruise DL 150 na tinatanggal nila to. Parang mas mukhang trader, pero ako hindi ko na tinanggal kasi okay na ako sa ganitong forma. Simple lang. So, ano pa mamaano natin, guys? Sa gas consumption nito, medyo may kalakasan ng pagkain ng gas nito, guys. Dahil sa 100 pangasok, sa 100 isang araw lang yata, guys. Hindi siya maabot naman siya ng mga pangalawang araw, kaso pabalik kailangan mo ng mag-gas. Medyo may kalakasan talaga. Siyempre dahil 150cc nga, so sa under ng makina niya, hindi ka mapapaya dyan, guys. Ako na nagsasabi sa inyo, masisiyahan kayo dyan. Sasabayan niyo yung mga nag-racing dyan sa daan. So, yun nga, guys, kung gusto niyo mang kumuha na itong Motocross Typhoon 150, nasa halaga ata na ito ngayon, nasa 44,000 yata ang ano na ito. Ang hulog ko dati dito sa 3 years, 2-2 3 years siya, tatlong taong ko sa inulugan, 2-2 ang naging monthly niya. So yun nga, guys, sa mga napalitan ko lang dito, yung yun nga, side mirror, gulong, ito palang step grill yata ang tawag dito. Ang ano na ito, pang Raider 150 talaga siya, sukat talaga siya. Sok na sok siya dyan, guys. Kahit anong bilhin nyo, kahit pang ano, isang lang ang mga sukat niyan, guys. May mga nagpapalit nga nito ng pang reborn na kaha. So, yung Rusa DL ko dati, na meron akong dating ganun na kaso, ayun nga, nagkagipit, naibenta ko siya, guys. Napalitan ko na rin siya ng pang MotoGP na kaha ng Raider. Na-setup ko na rin siya. So, yan, guys. Tingnan nyo na lang. So, yun, guys. Kung nakita nyo, ayan. Ang naging issue pa pala na itong Typhoon 150, yung ano, rectifier yata ang tawag dyan, yung charger niya. So, ayun nga, naging issue natin ngayon. Pumunta ako dun sa shop. Ang akala ko, itong battery yung issue niya. Itong battery ang kala ko. Kaso ayan, bumili ako ng bagong battery, guys. Pero hindi yun yung issue niya, guys. Yung rectifier na naman. Hindi na naman nagkaarga yung ano niya. Hindi na naman nagkaarga, guys. Ayan. Ayaw man na ng neutral, ayaw rin gumana ng push start. Ayan. So, yung rectifier na naman ang naging sira. Sabi na rin sa akin ito nung natambay ako sa naging ano ako ng Typhoon 150 Nation. Ang issue nga niya rin talaga, yung rectifier. Ito, guys. Ito yung lagi nagiging issue. Pinalitan ko na siya na pang TMX 155. So, hindi siya naging plug and play. Pina-convert ko pa siya sa mechanical roll sa shop na pinagbilang ko. So, yun nga, pumutok na naman siya, guys. Nasira na naman. So, ang bili ko yata noon, 500 yata, guys. So, yun nga, guys, bibili na naman tayo noon. Papalit na naman tayo niyan para ba ano natin 'to, dahil gagana lang tong ano, gumagana tong motor, kaso wala siyang ilaw, pero umaandar siya, guys. Ewan ko anong tawag doon, kung ano bang sa wiring yun. So,
So, yun guys, wala na yata akong may ano rito. Nasabi ko na yata ang lahat. Yan ang aking iPhone 150 guys. So, yun nga guys, no. Pasensya na kayo kung may naririnig kayong kumakanta rito kasi may birthday yan dito. So, sana nagustuhan nyo ang aking pagre-review nito. Kung may nakaligtaan man ako rito sa naano ko, kasi hindi ko masyadong pagandaan to, biglaan nga lang. Bigla ko lang naisip na i-review ko na tong iPhone 150. So, yun nga guys, kung nagustuhan nyo man tong akong pagre-review, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, like and comment guys. So yun nga guys, sa susunod natin pagre-review na lang guys. Maraming salamat sa inyo.